Hi, Lucy Cakes! Okay, so upload ko muna ito, guys. Tara, samahan nyo ako mag-decorate ng cake na ito. Kasi ang ganda-ganda niya. So, ayan, guys. Nag-prepare na pala ako ng Vivo Whipping Cream. Ayan, ito yung gagamitin natin. Pangkot doon sa cake. Ayan, iba't ibang kulay ng icing. And yung ginamit ko dito ay Chef Master na liquid base. So, gaya nga ng sinasabi ko, ito talaga yung ginagamit ko na food color dahil madali lang siyang masahin. Ayan. So, wala ka talagang makikita dito na maliliit na mga buo-buo na naiiwan sa icing. Parang small particles na kung hindi siya masyadong mamix, nag-iiwan siya ng parang puntik-puntik sa icing. So, wala siyang ganun, no? Walang ganun pagka ganito na liquid base. So, mas maganda siya. Ganito ang gamitin. Ito talaga yung prefer ko talaga na pang-mix ng icing. Kasi, ang bilis lang talaga. Ang bilis lang magkulay. And, ito na nga, guys. Ayan, ready na sila i-pipe doon sa cake. So, yung design kasi ng cake, kung nakita niyo sa first, sa umpisa ng video is naka-align. Ang tawag nito? Para siyang rainbow. Ganyan. So, ayan. So, naglalagay muna pala ako ng marka, diba? So, importante yan para hindi tayo maligaw. Ayan. Paulit-ulit lang tayo sa ating sinasabi. Basta ganyan. Oh, see? Tapos, so, maganda kasi ang distribution ng icing. Pagka ganito na naka-piping bag siya, make sure lang talaga na lapat siya sa cake. So, tigda dalawang line lang. Para mapagka siya ang limang colors. Tapos ano, dapat pantay-pantay din yung buga ng icing. Hindi siya putol-putol. Para pag nag-scrap na tayo, is dire-diretso lang. Hindi din siya maganda, halo-halo. Mapansin nyo yan mamaya. Kasi talagang super straight talaga yung pagkakalain ng mga colors. So ayan, ilang colors lang ba ito? Limang colors. Ayan. So ayusin ko lang siya dito sa taas. Ayan, nile-level ko lang siya para pag-scrap mamaya, madali na lang. So konting retouch-retouch na lang. Pagkatapos din ng pag-scrap. Yung sa taas pala, ang white icing. Ayan, nakabiran ko na siya ng white icing. So, yung ginamit pala natin na icing ha, Vivo pa rin ha. Lahat talaga mula sa umpisa, yung pinakita ko sa inyo. Ito na yon, pati yung sa taas, yung 6x5 sa taas na size is Vivo Whipping Cream din yon. So, yung mga natira pala, no? Oh, ayan. Yung natira na mga icing na nasa piping bag, ganyan lang din ako maglagay sa isang piping bag. Kumbaga, ayan, pinaghalo-halo ko siya. Pero hindi siya yung halo talaga, ha? Kumbaga, may line sila. May portion sila kung saan yung isang color. Sa isang portion naman, yung isang color naman. So, ito yung pinang-pipe ko dito sa taas. O, diba? Ang ganda lang. Ayan. So, no need na maglatag nung cling wrap para i-align doon or ilagay doon yung mga colors. Tapos, ipapasok dito sa piping bag. Sa akin, no need na. Basta, ganito, control mo lang. One portion, para hindi naman siya magkanda halo-halo. Ayan. So, ang ganda din ng kalabasan, diba? Ang size pala ng cake natin is size 8x5 and 6x5. Ayan, that's it. So, kulang na lang to ng tenga, yung horn niya. Tapos, ito naman yung mga cupcakes. Ayan siya. Super cute din. Yung natira pa rin kanina sa piping bag, yung pinang-pipe natin sa lower tier ng cake. So, ito pa rin siya. Pinagsama-sama ko ulit siya sa isang piping bag ulit para i-pipe naman dito sa cupcakes. So, para uniform. And here's the result, guys. Ayan, may pangalan na siya. May stars, may mata, tenga, yung horn niya. Ayan, super cute. Ang ganda ng color, di ba? Pastel na pastel siya. Talagang ito yung request ni client. Ayan, super cute. Yung mga cupcakes pala is may kasama na yun siya topper na mga printable. So, hindi ko na lang siya naipakita dito sa video. Nakalimutan ko na kasing mag-video bago ako umalis. Kasi kahapon may inattend ako na meeting. So, ayun lang muna, guys, for today's video. Follow for more.